Denise, bakit niyo ko nilalayo sa kanya? Anak ko! Anong nangyayari dito, Atty. Ramirez? I did not approve of any transfer order para sa kliyente ko. My client is mentally ill at hindi siya bagay dito. Pinalalala mo lang ang kanyang sitwasyon. Attorney, mukhang kailangan mong ipaliwanag sa korte ang ebidensyang nakuha ko na nagpapatunay na hindi baliw ang kliyente mo. Anong ebidensya ang pinagsasasabi mo? Napatunayan kong nagsisinungaling siya. Hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa korte. I think you better make sure na maipaliwanag mo sa korte kung paano ka nalusutan ng kliyente mo. Dahil hindi maganda sa kredibilidad mo bilang isang magaling na abogado na kinukonsinti mo ang panloloko ni Patricia. I did nothing of the sort. At kung ano man ang ebidensya mo, nakuha mo yan illegally. Alam mo hindi yan tatanggapin ng korte. Alam ko, kaya nga kinuha kong testigo si Dr. Romero laban sa kliyente mo. Miguel? Miguel, ano bang ginawa nila sa'yo? Patawarin mo ako, hindi kita natulungan. Miguel, patawarin mo ako, wala ako doon. Ako ang patawarin mo, Ella. Patawarin mo ako at nahihirapan ka ng ganito. Sino pa ba ang niloloko mo, Patricia? You cannot do that to my client, attorney. Talaga bang hahawakan mo pa ang baraha mo kahit alam mong talo ka na? Hindi pa tayo tapos. This is all temporary. I swear to you, hindi pa tayo tapos. Welcome back, Patricia. Pagbabayaran mo to. Ikaw ang magbabayad, Patricia. Pagbabayaran mo ang lahat ng ginawa mong kasalanan. Hindi lang sa akin, kundi pati sa anak kong ninakaw mo. Pati kay Miguel. Pati kay Denise. Oo! Pinakidnap kita! Pinakidnap ko yung baby mo! Pero hindi ko pinadukot at pinabaril si Miguel. Hindi ko pinatay ang anak ko! Ikaw, Tessa, ikaw ang nagsimula ng lahat ng ito. Dahil nang agaw siya ng asawa, inagaw mo sa akin si Jaime. Kung hinayaan mo lang sana kami, hindi mangyayari lahat ng ito. Kung yan ang kailangan mong paniwalaan para makatulog ka sa gabi, wala akong magagawa. Hello, Papa. Kung ano ang nakakaramdaman para sa'yo, Patricia. Hi, May. Hayaan mo na muna ako mag-explain. Magpaliwanag sa'yo. Ano yung papaliwanag mo sa akin? Ano? Paano mo ipapaliwanag yung demonyong nasa loob ng utak mo? Hindi mo na iniisip si Papa. Pati si Papa, pinaglaruan mo. Pati si Papa, sinaktan mo. Siya na lang natitirang pamilya mo. Siya na lang ang natitirang kakampi mo. Pati man siya, sasaktan mo. Ano pa naman? Ay, may please, hindi ko sinasadya. Wala akong choice! Talaga naman, pati si Denise, ginamit mo sa iyong palabas. Hindi ka nahihiya sa alaala na ng anak mo. Maniwala ka sa akin, Jaime. Tulungan mo lang ako dito. Mamubulok ako dito!
ako. Mamamatay ako dito. Ay, tulungan mo ako. Sige na. Tulungan mo. Huli na, Nihat. Wala na akong magagawa para sa'yo. Ay, aminin ko sa'yo, wala akong puso. Wala akong kaluluwa. Huwag man lang isisi sa akin yung pagkamatay ni Denise dahil hindi ako may gawa nun. At hindi ko pinadukot si Miguel. Stop! Aminin ko, pinadukot ko si Tessa. Pinagtakalong patayin! Pero yun lang, hindi sasaktan si Denise ng mga tauhan ko dahil kilala nila yung anak ko at lalong hindi nila papatayin. At si Miguel hindi ko pinadukot.